Para sa ating DJQ, guys, pag-usapan natin ang pagkumpirma ng Malacanang na hindi natatanggap, nako ito na, ang Pilipinas ng loan at grant agreements mula sa mga bansang nag-co-sponsor at pumirma sa July 2019 resolution ng United Nations Human Rights Council para imbestigahan ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Itinanggi pa ito nung una ni Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo pero matapos lumutang ng August 27 memo na pirmado ni Executive Secretary Salvador Medialdea, inamin na rin ito kahapon ni Secretary Panelo. Sa pangunguna ng Iceland, 19 na bansa ang pumirma sa nasabing resolusyon. Yan ay ang Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Fiji, Ireland, Italy, Mexico, Peru, Slovakia, Spain, Ukraine, dami, United Kingdom, Uruguay at France. Ayon sa palasyo, nasa $377.43 million ang utang ng Pilipinas sa ilang bansang pumirma sa Iceland Resolution. Pinakamalaki rito ang sa Australia na nasa $228 million. Dahil sa ipinatutupad na ang mga loan agreements na ito, hindi na raw ito maaapektuhan ng memo. Posible na bang matamaan ng utos ng Pangulo ang mga nakapilang proyektong popondohan sana ng France, Spain at Germany? Dami. Pero tila minaliit lang ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. ang mga ito dahil maliit lang naman umano ang halaga ng mga grant at loan na ito. Karamihan pa umano sa mga ito galing pa sa remittance na nakukuha ng Department of Finance. Paliwanag pa ng kalihim kahit naman noon pa. Tumatanggi na ang Pilipinas kapag ang mga grant mula sa mga bansa sa Europa ay may hindi patas na kondisyon. Kaya mga kaboljak, anong say nyo dito? Sali na sa aming boljakan at sagutin ang aming boljak question of the day na Boljak question of the day. Tanong nina Bruce at Jess. Sagutin nyo. BJQ. Approve ba sa inyo ang kautosan ni Pangulong Duterte na wag nang tumanggap ng loan at grant agreements mula sa mga bansang pumirma sa Iceland Resolution? In Bisaya, o yun ba mo sa sugo sa atong presidente nga si Presidente Duterte nga dili na mudawat og mga utang o kanang mga hatag nga gikan sa mga nasod nga ni pirma sa Iceland Resolution. Mm-hmm. Okay, go. Okay. May oras. Na, Attorney Jess Falsis. Boljak. Hindi ako sangayon, syempre, kasi syempre for me, tama yung Icelandic Resolution. Wala namang sinasabi doon na may extrajudicial killings kaga dito. Sinasabi lang imbestigahan, panawagan sa Pilipinas na imbestigan yung mga EJ case. And sinasabi naman ng administrasyon na to na wala namang EJK and may Supreme Court case naman na pending. Kaso basura yung mga sinabit na documents ng OSG as to the list of names and reported deaths under the war on drugs. Eh, yo, sinusundan niya yung rule of law. Di umano, di ba? Wala namang EJK. They just be transparent about it. Bakit kailangang ma-hurt na ito yung reaction? And I think ang reaction, kung ma-hurt ka, personal dapat because ang kung may EJK man, assuming may EJK, this is mostly under your administration, not under the administration of any other president. The state of the Philippines is different from the government of the Philippines. The government of this administration, which is only for 6 years. So itong pera na to, saan mapupulutin ng $400 million? Hindi naman pinupulot yan. Basta-basta. Hindi yan lahat loans. Yung iba dyan, grants. Tanggap tayo ng tanggap sa China. Bakit ayaw natin from Australia, from UK, from France? Sa China, ang dami pang ibang pangit din na condition. Sabi ni Secretary Loxin, umaayaw tayo sa grants or loans pag pangit yung condition. Eh yung sa China, gagamitin mo Chinese laborer, gagamitin mo Chinese contractor, yung mga sinasalang bridge sa Estrella Pantalyon na loan or grant mula sa China. Ganun ang mga condition. So, ako naman, bakit napaka-pabor for China, napaka-antay ng West just because the West is calling out supposed human rights violations or urging us to investigate? Ang China, syempre, tahimik because it is one of the most nag-commit din. Like the US, of course, but ibang US sa usapan na to, nag-commit ng human rights violations. So, of course, China will not speak up on that kasi hindi naman talaga siya pro-human rights. So, ako, saan natin pupulutin to? Hindi naman pwedeng maliitin na naku, maliit lang tong pera na to. Para siguro sa mga corrupt at mayayaman na secretaries na maliit lang yung pera, pero sa mga Pilipino, hindi to maliit, ha? Okay, sakto. Attorney Bruce. Wala nang kukontra. Attorney Bruce Rivera. Bolja. Ako naman, titignan lang natin kung sino ba talaga ang pwedeng mag-say no sa mga contract, sa mga loan agreements. And of course, it's the president. That's his power. So syempre, pag-isipan natin, tignan natin ano bang basis ng Icelandic resolution? It's on the basis of 27,000 debt toll according to them. Ngayon, ang sinasabi ko, 6,000, 27,000, anong kaibahan?
would it be illegal if it's 27,000? Would it be illegal if it's 6,000? I don't think so, because we have the power the police has the power to do that. It's still bloody. 6,000, 27,000. The bottom line here is this. It's our domestic policy. It's our domestic matters na walang dapat makialam na bansa. Kasi sa totoo lang, yung mga bansa na pumirma, hindi naman sila so, super duper clean. Eh. Mexico has so much problems. Peru has so much problems. Ang dami sa kanila, too many to say it. Mm-hmm. Para sa akin, it is not about Duterte, but it's about national pride na walang dapat magsabi sa atin na paimbisigan on a matter na na-prove naman natin that there are judicial remedies in place. Hindi naman nagsabi ang judiciary na hindi namin kaya kasi tinatakot kami ng presidente, tinatakot kami ng government. It's not like that. We have remedies and we should at least exhaust remedies before other countries would tell us to do so. Kasi sa kanila, they're not perfect. But we're not calling them out on their imperfections because equality among nations, that is supposed to be the vanguard of United Nations principle. Para sa akin, ang bansang Pilipinas ay atin and we are independent and we have sovereignty. What we do within our territory should be at least settled within our territory. No person, no country, perfect or not, should even tell us what to do. Ngayon, a loan is a loan. We can say not. We can say no to a loan because in the first place, if we can afford to say no to a loan, we have to say no to a loan. Now we can afford it. Say no. That's it. Thank you. Okay. Ako ano, tanong lang ng isang ano no, yung normal lang na wala masyado na intindihan about loans and grants. Gaano ba kalaki yung mawawala in terms of economy? Like kunyari, sa mga mahihirap nating mga kababayan, mararamdaman ba nila yon na hindi tayo tumanggap ng loans or grants sa mga bansang mayayaman gaya ng Spain, ng Italy, ng Australia? It depends may on ganun the, bang mararamdaman? It depends on the gaano kalaki yung loan. Hmm. Kasi yung sa France na mayroong isang project na covered ng build project. Parang the ano siya co-op loan eh, parang dalawang source, France at saka yung isang international bank. Ngayon sinabi ng international bank that we can pop up the ano if we don't receive that loan from France, then pwede nilang fully finance. Mm-hmm. So as to that, walang problema at this point in time kasi nga pababaan ng pababa yung ating loan to GDP ratio, meaning unlike before na 80%, 50%, ngayon nasa 30% na lang. So technically we can afford to be choosy with the loans. Ngayon of course sa China, marami tayong loans sa China but not as many as other countries like Japan na talagang sobrang daming loans natin sa kanila. Siguro nationally baka hindi ganoon kalaki ang impact, $400 million. Nationally tama naman siguro ang DOF na hindi ganoon kalaki ang impact. Pero sa akin, locally siguro sa normal na tao, individually, let's say 100 people or 1,000 people in a locality, that's still a huge thing for them. So, nationally, it might not make an impact, pero sa akin, medyo condescending for Secretary Locsin and a lot of other secretaries to say na maliit ang impact when they are not poor, when they are not normal people. They can say that because it will not affect them, it will not hurt them, but it will hurt yung mga nagbe-benefit siguro ng grants. Uh-huh. Loan siguro, yun, pwede kasing tanggihan naman talaga kasi it's a loan. Madaming negative din with the loan. You have to pay interest. Pero pag grant, a grant is a grant. Hirit ako ng konting ano, OT ha. May mga marami tayong overseas Filipino workers sa mga bansang nabanggit, Spain, Italy, and whichever. Yeah. Iceland din. Oo. Yeah. Iceland, may 4,000. UK, of course. UK, may effect ba yun? Kasi may mga nagtatanong na ganun. Kapag ba tinanggihan natin yun, naapektuhan ba mismo yung relasyon natin sa bansang yun? Hindi. For this one, hindi. Hindi. Okay. Hindi talaga. Hindi maapektuhan kasi parang nakikita naman nila na this is just parang kasi it does not necessarily mean that if you're a nation na nag-sign doon that your constituents do feel the same as well. Mm-hmm. Hindi naman din ganun yung presumption kasi baka din nila alam. So para sa mga may kamag-anak na Pilipino sa mga bansang nabanggit natin kanina, there's nothing to worry. Nothing wala to worry. Namang epekto so sa mga OFW. Nothing to worry. Pero dati kasi noong mga 2016, 2017, 'di ba pang may alitan between EU as an organization. Yes. Yung mga nagsisend ng mga ministers here or observers to observe. And of course, yung mga iba't ibang issues, the Lima, EJK, yes. Ganun, na binablock yung pagdating. Mm-hmm. Eh kasi official heads sila or official leaders. So, yon yung relations medyo, yun yung baka strained. Magka problema. Uh-huh. Baka sila naman as leaders, gumawa ng policy abroad
with whatever but, our OFWs. But the Filipinos, we don't know. But the Filipinos are not affected because it's still the same. Eh. The Filipinos, kung ano yan, kung issue yan, dapat narinig na natin yung mga, yung parang, did it affect directly the Filipino OFW population? Mukhang wala. So far, hindi pa. Ang alam ko lang, may ilang mga senators na parang humihiling sila na pag-aralan tong policy na to or tong memo na to. Kasi meron palang ilang local government units na direktang nakakahingi ng tulong. For example daw, sabi ni Senator Wynn, yung Valenzuela, parang pinuntahan daw sila ng Australian representatives kasi parang meron yata silang project na ifa-fund ng Australia. So baka daw yung mga yung pwedeng pagbigyan. Si Manila, binibisita ng iba't ibang ambassadors, yes, di ba? Ang sa akin lang, so there could be projects. Yeah, ang sa akin lang naman is, kung talagang ano, kung talagang marami kang... Ang dami din naman pwede magbigay eh. Diba? Pero kung ito kasi inalok na. And ako, in my humble opinion, the national government cannot prohibit the local government because wala naman sa local government code na may ganong authority to stop local deals. It really depends on the on the city. Kung gusto talaga ng city, ipagpatuloy nila. Wala namang pasok problema. Pa din yun sa local, pasok pa din yun dapat sa local autonomy. So ako, magugulat ako if the national government stops the local government. I don't think so. Sana hindi. Oo. Sana hindi. At saka feeling ko din naman. Ang deals na bawal, yung parang state to state. State to state. Philippines, ganon. Pero kasi, kung rumirekta sa local government, walang gula. Walang problema. Kasi feeling ko naman talaga, ang ayaw lang naman sana talaga ni President Duterte, yung parang pinagsasabihan siya how national to run his country. National pride, tanggapin natin. Oo. Ano yan eh, fact yan eh, diba? Fact yan. At saka, ang dami ng beses dati na talagang tinapaktapakan tayo at talagang tinuturuan anong nangyayari sa atin ngayon. Diba, nagka-leche-leche tayo din sa mga pinagtuturo nila. So, dapat ngayon, kung magkamali man tayo, at least it's our own mistake. Diba? Ako naman, I'll just, of course, so, yeah, I have to then, let's say, frankly disagree sa national pride. I think it's just personal pride, we will agree to disagree. It doesn't involve the Philippines. Because if it involves the Philippines, there are people who disagree like me who supports the Iceland resolution. 82%. 82% agrees with the very basic issue that is handled. So if you disagree, you talk with the 82 who agrees. In 2022. Oo nga. Yun nga, 2022. Madami namang paraan eh. It's through an election, but not through other people telling us what to do. Okay. We can learn to agree to disagree. Tulad ganyan naman talaga ang buhay, di ba? Parang hindi naman lahat ng bagay, kailangan mag-agree kayo. Di naman kayo, di ba magkaututang kahit utak? Kahit mag-asawa nga, hindi naman nag-agree sa lahat eh. At saka, diba? Walang forever. Malay mo, in the future. Walang forever. In the future, mag-agree. On that topic, diba? Sabi ng BJQ comments natin, sabi ni Kobe James Jr., approve ako. Sabi ni Tess Guzman, I say I will always trust the president of the president regarding the Philippine international relations in other countries. Anong kapalit? Hawakan sa leeg, tapak-tapakan, and to keep on accusing him of BJK subject matter, tama lang yun to reject their suhol or their gold, so grant or aid. Okay. Sana yun sa China din. Anam Kara, di kawalan mga pakialamerang bansa. Okay. Okay. Tell that to the poor Filipinos. Mm-mm. Pero anyway, ako naman eh parang I would like to parang make a comment. Yung mga ayaw, it doesn't mean na mali sila o tama tayo din, madami tayo. It's just a matter of looking into the conversation and saying, ano ba talaga yung value judgment dito? We can learn from each other. Mm-hmm. Yeah, kasi ano naman eh. Kung for example, kung may ibigay na magandang reason yung mga ayaw nito na para sa akin justifiable at saka makita natin oo talaga namang may epekto, then you know I can say na sige mali nga, pero at this point in time ang punto ko ganun din. So parang tayong lahat dito, we have our opinions and we are settled by it until there is a very heavy argument against it. Diba? Parang ganun lang yan. Parang sana lang magka-contingency plan. Ako, even if I'm against it, kung talagang i-reject naman yung mga loans and grants, kailangan lagi pag ganyan, may contingency plan. Ang ayoko lang kasi yung parang minaliit. So sana, sinabi na lang nila Cycloxin, we will just find other partners or other loans and grants na walang conditions. Kasi siguro sinabi nila kapatid. Dahil, yung ganun statement niya, kasi sinabi napaka nila, pang alta. Hindi, kasi sinabi nilang ganun. Dahil nga, sasabihin ng mga ano na lang mangyayari sa mga tinulungan. Yung parang sasabihin ng cause and effect. So, siyempre, ang sinabi ni Teddy Boy Loxie na parang, hinindian natin kasi hindi naman natin talaga kailangan. Alam mo, gano'n yung parang, parang hindi tayo kapit sa patalim at this point na pwede tayong humindi. Parang gano'n. So, parang sa akin, naman talaga, hindi naman tayo talaga dapat parang yung desperado sa mga loans. At saka yung loans, double-edged eh. Oo. At saka, makakawa ka ng pera, may interest. At saka yung may mga grants din naman kasi na para sa akin you know, parang okay, you may give me a grant, but what, anong ibig sabihin nito? Parang may mga conditions. So,
kung mga grants na gano'n na, yung both grant, the West and China. Lahat sila. Mm. Kung ang grant na yun, feeling ko, feeling natin, wala namang kapalit, di go lang, di ba? Pero, pero at this point in time, medyo, pwede naman tayong magtampururot sa mga bansang yan na sabihin natin, sige, di ayaw muna namin kasi siyempre pinagdududahan namin kayo, pinagdududahan nyo kami, so bakit kayo magbibigay? Mm. Di ba? Parang ganun lang yan. Ito, may makakausap tayo kapatid na tungkol sa financial issues vis-a-vis itong mga loans and grants. Mula sa Ebon Foundation, ang executive director nila, si Sir Sunny Africa. Good morning, sir. Hi, good morning, Attorney Booster. Yes. Ayun po. Ito pong pag-reject ng yung sa memorandum na or may order to reject loans and grants from the countries who supported the Iceland resolutions. Ano pong epekto? May epekto po ba ito at ano yung epekto nito sa bansa natin? Well, nandinig ko naman yung discussion nyo. Hindi naman siguro tampururot ito yung ginagawa ng presidente. Tama naman kayo eh. Nasa katuyuan naman yung pamahalaan na tumanggap o hindi tumanggap ng anumang ayuda mula sa ibang bansa. Pero siguro una-una sa amin, sa totoo lang, maliit lang naman yung nakukuhang ayuda mula sa mga bansa na ito eh. Mm. Sa bagamat parang 18 yung sinasabing ibaban na yung pagtanggap ng ayuda. Sa kasalukuyan, 3 bansa lang naman dito ang may nakasalang na na negosasyon at may binibigay sa atin. Sa pangkalahatan, siguro parang malaki na yung $520 million ang nakukuha mula sa mga ito kumpara sa halos 15 bilyong dolyar na ayuda mula sa bansa. So kung dun sa halaga na yon, relatively pong maliit naman siya. Ano po yung tatlong bansa? Ano po yung tatlong bansa tsaka ano yung mga France, parang proyekto nila, sir? France, Australia. Yung tatlong bansa ay Australia, Italy, tapos yung Spain. Yung UK, wala sa kasalukuyan pero may nakasalang na $155 million mula sa UK. Pero ano pa yan, pipirmahan pa yan. Ano po yung mukha ng mga proyekto nila? What do those projects look like? What are they for? Tingin namin actually yung pinaka-kinakabahalaan ng pamahalaan ay yung ayuda galing sa Spain. Kasi yung Spain sumusuporta dun sa Commission on Human Rights eh. Alam naman natin sa nakaraan, si Pangulong Duterte medyo naalakan siya, di ba? Sinasabi niya ang mga usapin ng human rights ay hindi mahalaga o ginagamit ng katwiran ng mga dayuhan para makialam. So tingin namin isa yun, yung Spain. Pero actually yung pinakamalaking pondo dito ay sa Australia eh. May parang mahigit kumulang $170 million dyan. Ito pang suporta to dun sa mga tulay sa ating bansa. So kung susumahin yung $500 million yan, ang pinakamalaking bahagi ay actually tulong para sa mga infrastructure din, kalsada or technical support. Meron din mga scholarships at maraming mga community development projects maging sa Mindanao, sa mga dating mga armed conflict areas ng Bangsamoro. Okay. Considering na kaalyado natin sa Australia sa mga West Philippine Sea issues, maapektuhan ba ito? Yung parang, kasi yun nga, sila yung pinakamalaking loans or grants na maapektuhan. Parang madedehado ba yung alliance natin with Australia? Actually, tingin namin, yun nga yung kinababahala namin eh. Hindi pa so much yung halaga. Kasi maliit, di ba, kung susumahin natin, actually, kinapit naman yan eh. Siguro, mga more or less, no, $525 million lamang ito out of mga 15 billion. So kung halaga lang, maliit. Pero actually, mas kinakababahala namin yung diplomatic relations nga. Kasi essentially, yung dahilan naman kung bakit pinarato ni Pangulong Duterte ay hindi pa dahil sa ayuda. Kasi tumatanggap naman siya sa China, sa US. Sa China lang nga, ang target nga niya, maximum halos $10 billion may higit ang gusto niya makuha sa mga dati na taon. So kumbaga, hindi ito principled na ayaw namin tumanggap ng ayuda kasi di hamak, mas malaki actually yung tinatanggap na ayuda na may tali sa China at sa Estados Unidos. So hindi siya usapin ng ayaw niya ng ayuda. Ang ayaw talaga niya, yung sa tingin niya ay nakikialam nga dun sa internal affairs ng bansa. So medyo sa amin delikado ito kasi ang mas gusto gawin ng pamahalaan dito, mag-send ng signal dito sa mga 18 bansa na to na parang may pasurang nationalist, parang huwag kayong makialam sa amin, hinto na. Parang hinto na may relasyon sa inyo, so usapin ng ayuda. So para sa amin, medyo delikado yun kasi hindi ganun, well, sa pagtingin namin, no, dapat ay pagkaibigan sa maraming, sa pinakamaraming bansa na pwede. Tapos kung may patihan naman yung mga sinasabi nila, di pag-aralan. Tapos to be clear, no, wala naman sinasabing resolusyon na human rights violator ang Duterte administration. At sinasabi lang, mainam, pag-aralan natin, investigate. I-report.
Pa-investigate lamang. So kumbaga, di ba palagi kasi sinasabi minsan, kung walang ito, kung lang ginagawang mali, huwag matakot. Tingin namin medyo kaalanganin ito. Kasi ang nirehistro naman ng resolution, maraming sumisingaw, di i-resolvehin natin. Kung talaga nangyayari, di dapat aksyonan. Kung wala nangyayari, di malinis yung record natin. Mm-hmm. Pero yung ganong klaseng akbangin ay medyo nagpapakita. Mukhang may pagkasarado yung administrasyon na kahit pag-aralan man lamang at investigahin yung mga bagay-bagay. Sir, ang tanong ko dito is enough ba talaga na maapektuhan ang ating diplomatic relations with regard to this na parang hindi lang tayo tumanggap ng ng ayuda? Siyempre yung diplomatic relations cumulative yan, 'di ba? Para maraming bagay pumapasok diyan. Pero kung ito lamang, hindi pa siguro malala ito. Mas malala pa siguro yung narinig naman na pagpasok ni Pedro Duterte yung pinagmumura niya yung presidente ng UN. siguro sa akin, mas malala pa yun. Pero ang malino talaga, ito senyales ito, sa 18 bansa na ito, huwag kayo gagalaw kahit tingin nyo ay may tama, may kapirang kayo dyan. Medyo yun ay medyo alanganin dito kasi sa relasyon naman, hindi absoluto eh, di ba? Kahit sa pakipag-relasyon ng mag-asawa o magka-relasyon, hindi naman absoluto na huwag mo ko gagalawin, di ba? Kung may pupunahin, may yung bukas ka sa puna at magpawas to. Yung parang tanong ko, sir, sa inyo kung mag-asawa ba, for example, mag-asawa, kung gano'n, payag ka ba na dahil may narinig ka na isyo sa kanila, may pupunta sa kwarto nyo, sasabihin na anong problema yung dalawa? Parang ano ba yan? Parang okay ba yan sa inyo? Kasi yun kasi yung sinasabi natin na 'di ba under the United Nations principle natin na sinasabi dito na we are non-intervention. So basically parang hindi ba magagalit ang supposedly magagalit or maiinis ang isang bansa kung may nakikialam sa kanilang domestic na affairs na hindi naman natin sinasabi na hindi makialam kasi wala kasi ang tendency dito is makikialam lang dapat kung makikita mo na wala talagang ginagawa ang ating ang kapulisan, ang hudikatura, ang mga bagay-bagay, di ba? So ano bang limitation, ano bang dapat kasi hindi natin alam kung panghimasok ba ito o pakikipagkaibigan lang. Una nga, yun nga yung point namin. Mukhang hindi ito usapin ng, sa totoo lang, no, sa esensya, hindi ito usapin ng pakikialam mo hindi. Kasi kung sa totoo, ang mas nakikialam sa atin ngayon actually, yung Estados Unidos, saka China. kung prinsipyadong tindig, no, laban sa pakikialam, actually para sa amin, mas malaking pakikialam ang ginagawa ng China na pinapakyaw yung teritoryo natin. Tingin namin, mas malaking pakikialam yung Estados Unidos nagpupwesto na kanyang mga sundalo dito para sa kanyang mga gera laban sa ibang bansa. So parang okay sa amin 'yun. I mean, yung kapung pangkalahatang prinsipyo na 'wag makialam. Okay 'yun, pero kung papanindigan siya bilang prinsipyo, hindi ito mamaliit na bansa actually dapat mas ireklamo natin. Grabeng pakialam actually ng China tsaka US. So okay lang sa inyo, sir, na kung hindi tayo makialam, wag tayong tumanggap ng ayuda, wag tayong tumanggap ng ayuda sa lahat. Consistency. Ganon. So parang so parang okay lang. Hindi, sa amin na mahalaga, suriin actually yung ayuda. Kasi sa totoo lang, hindi naman totoong ayuda eh. Lahat ng mga bansa na ito ay nagpapautang, nagbibigay ng di umanong tulong para sa kanilang agenda. Diba? Halimbawa yung China, nagbibigay siya ng ganyang kalaking support sa pamahalaan. At US, Japan. Para mabenta kanilang produkto, para makipagkaibigan sa atin, para magamit ang makapag-pwesto mga investors nila dito. At I think normal naman yan sa foreign policy. Yung ayuda, tinatawag na ayuda, pero actually foreign policy instrumento yun lahat ng pamahalaan. Carrot and stick. Okay po, thank you. Salamat, wala sir. Wala naman masyadong oras, sir. Pasensya na. Okay lang po. Sige lang. Salamat. Thank you. That was the Sunny Africa, Ebon, executive producer. Director. Executive director, executive producer. Ano mo, showbiz ha? Peg!